Walang maayos na masisilungan ang mga biktima ng bagyong Yolanda na nagpaiwan sa Tacloban City. Aminado rin silang nangangamba sila sa kanilang kaligtasan. Narito ang report ni Rafi Tima. Ang bonfire na ito ang tanging nagsisilbing ilaw para sa mag-asawang ito sa gilid ng kalsada. Di tulad ng ilang taga-Tacloban, pinili nilang manatili rito kahit sira-sira ang dating barangay outpost na kanilang ginawang pansamantang tirahan. Bakit tayo aalis? Hindi naman tayo alam kung anong pamapupuntahan natin. Kasi Panginoon ang nakakalam kung bakit tayo ganito. Yun ang nangyari. Tanging ang natirang bahaging ito ng imahe ng Santo Niño ang naiwan sa kanilang mga ari-arian. Ilang metro lang ang layo ng apat na cadaver bags mula sa kanilang kinaroroonan. Pero hindi na raw nila ito pinapansin kahit hindi kaaya-aya ang amoy sa paligid. Talagang mabaho. Pero lagay na kayo ng apoy para makatulong. Opo. Ang mag-asawa namang ito, isang trapal lang din ang nagsisilbing silungan. Pinili na raw nila dito kaysa sa evacuation center na siksikan. Ang problema ang kanilang seguridad. Kagabi nga lang daw, isang lalaki ang pumasok sa kanilang kubo. Kumuha ko ng itak namin na walang handil. Ba, tinakot ko ba? Tuwakbo naman doon. Pala, kita ko. Kasi nailawan ang jeep. Sabi ko, siraulo. Sabi ko, siraulo na yata ito ha. Sabi ko, kilala ko yun ha. Pero dati hindi ko siraulo. Hindi siraulo yun eh. Kaya naman ang mga kapitbahay ni Mang Zaldi nangangamba na rin. Mabuti daw sana kung walang masamang balak ang papasok sa kanilang mga tirahan. Mas nakababahala umano ang mga taong nais silang paglakawan. Dapat mayroon mga military magpapatrol dito para safety kami. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.